Okay. So ito sa nangyari sa buhay mo, tingin mo ba napatunayan mo na ang totoong laban ng buhay ay hindi lang nung nanalo ka sa contest? Opo, Ma'am Jolens, kasi hindi pa nangyayari yung Miss Q&A Grand Finals. Lagi kong dinarasal, Lord, kung para sa akin, kung hindi naman po, okay lang. Kasi from Hall of Fame, ang laki na ng binago ng buhay ko eh. So sa akin, Lord, kahit hindi ako mag-grand winner, basan sa akin, trabaho, career. Boom, ang career. Yun po. Eto, speaking about pagkapanalo mo, asa na yung 1 million na napanalunan mo? Lumago na ba ito? Ubus na ba? Itinabi mo ba? Ubus na siya? maari. Pero napunta ba sa magandang ano? Tulad nga ng sinabi mo sa akin dati, Ma'am Shikarla, ang 1 million, mabilis lang yan maubos. Lalo na kung galing ka sa walang-wala. So yung nangyari sa akin, sa 1 million ko, hindi ako nagsisisi na naubos siya kasi naubos siya, pero iba yung magiging kwento ko someday na yung 1 million ko, eto o, tatlo na yung TV namin. Yung 1 million ko, eto, may malamig na kaming tubig sa ref. Kasi lahat yun ang may gusto ng nanay ko eh. Gusto niya magkaroon talaga ng sariling mga gamit sa bahay. Though, wala pa kami sariling bahay, pero in God's perfect time, di ba, malay natin. Pero yung mga pinuntahan ng 1 million, lahat yun ang request ng nanay ko. At alam ko, higit pa dun sa pera yung kasiyang nararamdaman niya. So yun ang importante sa'yo, yung maitago yung memories nyo together, opo, hindi yung pera. Opo. Eto, nung nanalo ka, nagkaroon ka ba ng feeling na nakampante ka? Okay na ako, winner na ako. Parang. Talaga? Hindi kasi maiiwasan na pag tinawag kang grand winner, milyonaryo, yung mga ganyan, tapos sunod-sunod yung mga ganap mo, parang darating sa punto ng buhay mo kahit isang araw na, ay, relax na ako. Sino, hindi ka na kinakabahan. Oo, parang sino mag-aakala na dating pakalat-kalat sakali, ngayon nakikita sa TV, tapos may 1 million, na-relax ako ng one day, pero talagang gigising ka pa rin na iisipin mo na, ay, eto na, paubos na naman kailangan siya. Kailangan gumalaw. Sabi mo, yes, nga isang araw ka lang nagpahinga, mm-hmm, pero alam mo na meron pa talagang kakayanan, meron ka pang ilalaban sa buhay. Oo, kasi may reason bakit ka nananalo, number one. May reason bakit nagiging successful ka sa buhay mo. Opo. Para mas marami ka pang maibigay, yes, diba? Sa, of course, sa family, sa kapwa, diba? Yes. Ito, halimbawa, pagka nakakampante ka, di syempre magre-relax ka muna. Kumbaga, magsisit back ka eh, diba? Paano mo ginagawa? Ano yung mga ginagawa mo para bumalik yung fire? Para magpursigi ka ulit? Ako naman, Mamsh, kasi pag halimbawang nararamdaman ko na okay, mukhang pwede akong makampanti ulit sa loob ng isang buwan kasi sunod-sunod yung racket, sunod-sunod yung blessing. Ang ginagawa ko naman para bumalik ulit yung init ng ginagawa ko na gusto kong magtrabaho, iniisip ko lagi yung nanay ko. Okay. Unang-una, yung pera na uubos, yung kalusugan humihina din. So ayokong dumating yung point na dadalawa na nga lang kami, kung kailan, wag naman sana kung kailan may mangyari, tsaka pa ako kikilos ng gigil na gusto kong magtrabaho kasi ganito, kasi, di ba? Kumbaga yun lagi iniisip ko, at ayokong pag dumating yun, yung dun pa lang ako ulit magsisimula. Ayoko. Gusto ko tuloy-tuloy lang yung ginagawa ko. Tsaka wala kang paghuhugutan. Mm-hmm. Diba? Although nandito naman kami mga kaibigan mo anytime. But of, yes, course, nandito. Ikaw bilang ikaw, diba? Parang, ano, alam nga naman, iasa ko sa mga kaibigan, totoo, ko, diba? Totoo po. Oo. So, okay ka na? Oo. Diba? Heart-to-heart talk. Hindi, pero meron ka daw nakuhang advice galing kay Meme, mm-mm, na ina-apply mo ngayon sa buhay mo. Ano to? Ayun, lagi niya sinasabi kasi sa akin, katukayo niya ako kasi yung pagmamahal niya sa nanay niya, same na same sa pagmamahal ko sa nanay ko. Kung paano magmahal si Meme Vice sa mga kaibigan, ganun din ako. So, lagi niya sinasabi sa akin na sa bawat gagawin mo, kahit isa lang ang linya mo sa isang, kunwari, pelikula, teleserye, bitawan mo lagi siya ng pinaka-the best na bitaw. Yung ibigay mo lagi lahat.
araw-araw, minuminuto, maraming milagrong pwedeng mangyari. Yes, amen. Sa dami ng nanonood, diba? So, laging sinasabi sa akin ni Meme Voice na hindi natin alam, baka mamaya biglang makita kanila sa probinsyano, lumabas ka one time, yung pala, meron na silang nilutong launching movie mo. Yes. Diba? Yung mga teleserye mo. Kumbaga, lagi kong tinatatako yun sa isip ko na tama si Meme Vice na kailangan mo lang laging pag-igihan. Tsaka, see, you always give it your best every time lalabas ka sa TV. Correct. Tama yun. So, paano kung may mag-suggest na teleserye, ang title, Undin, tatanggapin mo ba? Okay lang po, basta ikaw yung gaganap na manilin. Ayan! Kasi, at saka yung sinasabi natin kanina na do it your best like every time. Hindi lang to para sa mga artista ha. Mm-mm. Or kahit na sino entertainers. Pwede din to sa kahit na anong klaseng trabahong meron ka. You have to give it your best. True. Diba?